Si Carson Miller ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Miller at isang bilyonaryo na nagmamay-ari ng higit sa anim na kumpanya. Gusto niyang talikuran ng lahat at pumunta sa army. Ngunit pinilit siya ng kanyang mga magulang na pakasalan ng pinakamaganda at inosenteng babae sa kanilang lungsod. At ito ay si Sabrina Thompson, isang inosenteng doktor na gumugol ng kanyang buong oras sa mga pasyente na may sakit na cancer. Walang nakakaalam na ang childhood crush niya ay ang lalaking minahal niya, si Carson. "Gusto mo akong pakasalan, hindi ba?" tanong niya habang hinahagis siya sa pader. Napasingap siya sa sakit at napatingin sa lalaking nasa harapan niya. He was heartless towards her, but yet, siya ang pinakagwapong lalaki na nakita niya. "Answer me, Sabrina." Kinilig siya sa kanyang mapanganib na tingin at sigaw, kaya tumango siya sa takot. "Okay, let us play the game until one of us die." Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ng lalaki habang pinagmamasdan ang mukha ni Sabrina na puno ng takot. Ano kaya ang mangyayari kapag ang isang lalaki ay napako sa isang babaeng hindi niya gusto at mahal? Magkaroon kaya ng pag-asang ang matigas na puso ay mapalambot ng pagmamahal? Tunghaya natin ang kwento ni Sabrina at kung paano niya haharapin ang mapanakit at walang puso niyang asawa na si Carson. Ako si Sabrina Thompson at ito ang aking kwento. Ito ay isang ingrande at hindi malilimutang araw sa Western Crystal City. Ang buong lungsod ay pinalamutian ng mga nagkikintabang kristal. Lahat na mahahakita sa lungsod, tiyak na mamamangha dahil sa ganda ng lungsod. Lahat ng mga taong nakatira sa Western Crystal City ay nasasabik at masaya na makita ang kasal sa pagitan ng dalawang pangunahing pamilya sa lungsod. Ngunit tiyak na may isang tao na hindi masaya sa nangyayari. Galit na galit lang siya sa parating na kasal. "Hindi na ako makapaghintay pa. Pupusta ako na magmumukha siyang diyosa. Gagawin ko talagang lahat, mapakasalan lamang siya. Pero sa kasawiang palad, hindi kami sinuwerte." Pinag-usapan ng grupo ng mga binata ang tungkol sa bride. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, may nakikinig sa kanila na ngayon ay galit na galit. Nagsimula na ang kasal at hinihintay na ng groom ang pagdating ng bride. Naiinip na siya dahil gusto niyang matapos ang kasal sa lalong madaling panahon at makaalis na siya sa lugar na iyon. Sa wakas, dumating na ang bride at nalaglag ang bibig ng lahat dahil sa angking ganda nito. Kilala siya bilang pinakamahinhin at walang kapares na kagandahan ng lungsod at minahal silang lahat dahil sa kanyang mabait at inosenteng pag-uugali. Dahil sa naging ingay ng madla, walang emosyong nahulog ang mata niya sa bride. Biglang lumakas ang pintig ng puso niya at nagyelo ang buong mundo niya. Pinigmasdan niya ang kanyang magiging asawa na naglalakad sa red carpet patungo sa kanya habang nakapulupot ang kamay nito sa braso ng kanyang ama. "Bakit ang ganda niya?" tanong niya sa kanyang sarili habang nakatingin sa dilag nakakalapit lamang sa kanya. Nakasuot ito ng puting wedding gown na pinalamutian ng kulay gintong rosas sa bulaklak at perlas. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Bumilis ang tibok ng puso ni Carson dahil sa ngiti na binigay ng babae. Walang kaalam-alam si Carson na sobrang saya ng kanyang bride dahil ito ang pinakamalaking pangarap nito, ang pakasalan siya. She always wanted to be his wife and bear his children dahil siya ang lalaking minahal niya at childhood crush pa niya. Napuno ng pagmamahal at kaligayahan ang puso ni Sabrina nang makita ang lalaking nasa harapan niya. Sobrang gwapo nito. Nakasuot ng itim na tuxedo na may gold collar tie sa ibaba. Ang kanyang buhok ay sinuklay patalikod at siya ang pangarap niyang prinsipe ng kanyang buhay mula pa nang una niya itong makita. Nagsimula ang kasalan at sa wakas, naging legal sila mag-asawa habang nanunumpa sila sa harap ng kanilang buong lungsod. I named Carson Miller and Sabrina Thompson as husband and wife. Naghiyawan at nagpalakpakan ng lahat ng marinig iyon. Dahan-dahang tumingin si Sabrina sa lalaking katabi niya at nakita niyang nakatingin na ito sa kanya. Kaya't numiti siya sa lalaki at pinulupot ang kamay niya sa braso nito. Pero si Carson, napakawalang puso na hindi man lamang siya pinansin, bagkos ay tumingin ito sa malayo. You look gorgeous, Abby.
I'm really lucky to have you as my daughter-in-law. So beautiful and intelligent. Ang ina ni Carson na si Sharon ang dumating at niyakap si Sabrina ng buong pagmamahal at pag-aalaga. Call me mom from now on. I always wanted to have a daughter like you. Napangiti si Sabrina kasabay ng pagtango ng ginang. Okay, mom. Tuwang-tuwa ang naramdaman ni Sharon at pinulupot niya ang braso sa asawang si Gabby at pinunasan ng masasayang luha nito. Look at them! They are really a matching couple, right? Tanong niya at tumango naman ang ama ni Carson na may kasamang masayang ngiti. Yeah! Tinapik ni Gabby ang ulo ni Sabrina at gumiti. Nahihiyang umiti si Sabrina at tumingin siya kay Carson. Pero walang emosyon ang mukha nito. Sige na, both of you, puntahan ninyo ang mga bisita ninyo. Wika ng magulang ni Carson habang naglalakad sila patungo sa mga magulang ni Sabrina. Pagkatapos ng lahat, pagod na pagod si Sabrina at ayon sa mungkahin ng mga magulang ni Carson, dinala ni Carson si Sabrina sa kanyang mansyon. Pagkapasok na pagkapasok nila sa butler ni Carson, ay may dumating na isang matandang babae at bumati sa kanila. Welcome home, young master and young lady. Congratulations! Nakangiting bati ng dalawa kina Sabrina at Carson. Give her clothes that mom had arranged for her. With that, umakit na si Carson at hindi man lamang lumilingon kay Sabrina. Naninikip ang puso ni Sabrina dahil sa ugaling ito, ngunit tinago niya ito nang nakangiti. This way, young lady. Inakay ng matandang babae si Sabrina sa itaas at ipinakita ang master's bedroom. This young master's room. Inayos na ni madam ang lahat para sa kanya. Sabihin mo lang sa akin kung mailangan ka pa, kahit ano. Nakangiting sabi ng matandang babae kay Sabrina. Okay, pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Tanong ni Sabrina habang nakatingin sa matandang babae. Young lady, please call me Beth, short for Elizabeth. Mabilis niyang tugon sa tanong ni Sabrina. Tumango si Sabrina sa kanya at gumiti ng malapad. Tatawagan na lamang kita kapag may kailangan pa ako, Tita Beth. Pinagmasdan ni Beth ang magandang mukha ni Sabrina saglit at tumango na may sobrang saya sa mukha. It's good to see our young master has such a beautiful and kind wife. Nahihiyang umiti si Sabrina kay Tita Beth at tumango. Pagkalis ni Tita Beth, pumasok na si Sabrina sa kwarto at narinig niya ang tunog ng paglagaslas ng tubig sa loob ng washroom. Alam niyang naliligo si Carson, kaya dahan-dahan siyang naglakad at naupo sa kama habang tinatanggal ang heels niya. Pagkatapos, nakita niya ang kota suot ni Carson sa kama at mabilis siyang kinuha at ibinaon ang mukha dito. Nalanghap niya ang bangon nito at napangiti siya dahil mahal na mahal niyang lalaki at ngayon ang pinakamasayang araw sa buhay niya. Nagpakasal siya sa lalaking mahal niya at matagal na niyang ginugusto. Habang hinahawakan ang coat ni Carson, tinignan Sabrina ang hugis pusong pulang bilyante na singsing sa kanyang daliri. Si Carson ang naglagay nito sa kamay niya. Napuno ng saya at pagmamahal ang puso niya sa lalaking kakatapos lamang niyang maging asawa. Maya-maya, bigla niyang narinig ang pagbukas ng pinto at tumingin siya sa direksyon at nakita niya si Carson. Bumilis ang tibok ng puso niya habang nakatingin sa kanya. Nakasuot siya ng itim na sweatpants at walang suot na kamiseta. Basa ang kanyang buhok at nakita ni Sabrina na napakagwapo talaga ng kanyang asawa. Bumaba ang mga mata niya sa matipuno nitong katawan at pinagmasdan niya ang dibdib nito at ang six-pack abs ito. Namumula mukha niya habang pinagmamasdan ang itaas na bahagi ng katawan nito. Anong kalukuhan ang ginagawa mo? Napabuntong hininga si Sabrina nang marinig ang walang pusong boses at kasabay nito. Humakbang si Carson papunta sa kanya at inago ang coat ito sa mga kamay niya at tinapon iyon sa basurahan. Hinawakan mo ito at dinumihan. Huwag mong hahawakan ang mga gamit ko. Kung mananatili ka rito, huwag kang makikialam sa mga gamit ko. Pagkarinig sa sinabi ng asawa, nabalot ng sakit ang puso ni Sabrina at namasa ang kanyang mga mata dahil sa pakikipag-usap sa kanya ni Carson. Hindi niya ito inaasahan. Akala niya, mamahalin siya nito. Pero ano to? Carson, ay... Sa wakas, ay nakapagsalita siya matapos makabawi sa gulat.
Pero nang sandaling magsalita siya, naputo ng kanyang mga sasabihin dahil sa walang pusong boses ni Carson. Shut your dirty mouth! Hindi ko kailangan ng asawa. Naging asawa lang kita dahil pinilit ako ng parents ko. Kaya huwag mong aasahan na maayos kitang pakitunguhan. Diretso sa puso niya ang mga salitang binitawan nito. Dahilan para hindi niya mapigilan ang pagdulo ng kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Ito ang tatandaan mo. Hinding-hindi kita mamahalin. Malapit na ako magsundalo at mabubuhay bilang byuto pagkatapos kong umalis. Napahawak si Sabrina sa kanyang damit nang marinig ang sinabi nito. He said he will never love her, but she did not want that. She wanted him to love her because she loved him so much. Bakit? May mahal ka na bang iba? Nanginginig ang boses na tanong ni Sabrina dahil sa takot na malaman na may namahal ng ibang babae ang lalaking mahal niya. I don't love any woman, and especially not you. Gusto ko lang mabuhay ng matiwasay na walang kahit sinong babae, lalong-lalo ka na. Sa narinig, medyo natuwa si Sabrina dahil wala itong ibang mahal. Pero nasaktan siya dahil sa paraan ng pakikipag-usap nito sa kanya. Tumayo si Sabrina mula sa kama at tumingin kay Carson nang nakangiti. It's okay, mag-stay ako sa iyo hanggang sa pag-alis mo. Para sa pagpunta mo sa army at narito lang ako, maghihintay sa pagbabalik mo. Hihintayin kita araw-araw. Ngumiti siya ng matamis kay Carson at tinalikuran na niya ito at naglakad siya patungo sa washroom. Biglang nabalot ng guilt ang puso ni Carson dahil sa paraan ng pakikipag-usap niya kay Sabrina. But yet she was smiling and telling him that she will wait for him and stay with him. Pinagmasdan niya ang babaeng kakapasok lamang sa washroom at lumakas ang pindig ng puso niya. Wala siyang ideya kung bakit naramdaman niya iyon at kung ano nangyayari sa kanya. Naalala niya ito nung bata pa ito at hindi siya makapaniwala sa katotohanan ng naging 22 taong gulang na ang babaeng ito sa isang iglap. Siya ay isang cute at magandang batang babae na laging namumula kapag nakikita siya. Naalala ni Carson ang cuteness si Sabrina noong bata pa siya at hindi sinasadyang pumulupot pataas ang labi nito. Talagang gusto niya ito noong bata pa siya. Mabait, maganda, cute at maalaga. Napakagaling niya sa lahat ng meron siya. Ngayong kasal na siya sa babae at sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto niya ito. Pero biglang nanlamig ang puso niya dahil kahit anong mangyari, magsusundalo siya. Kaya't ibig lamang nito ay iiwan din niya si Sabrina. Kapag pumunta siya sa army, wala nang balikan. Kaya't dapat lamang niya itulak si Sabrina palayo sa kanyang buhay. At ang tanging magagawa niya ay galitin niya ito at pilitin siyang hiwalayan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Carson at umupo na sa kama. Ibinaon niya ang mukha sa palad niya at ipinikit ang mga mata. Wala siyang maisip dahil napuno ang isip niya sa kagandahan ni Sabrina sa kanyang wedding gown. Ngunit galit na galit siya dahil hindi niya ito kailangan pakasalan kung hindi pumayag sa Sabrina sa kanyang mga magulang. Mabilis siyang pumayag sa kasal at dahil doon, sinira ni Sabrina ang kanyang kalayaan. Ang gusto lamang ni Carson, mabuhay ng walang iniisip na responsibilidad. Pero, sinira itong lahat ng kanyang mga magulang at ni Sabrina. Tumingin si Carson sa pinto ng washroom at naisip niyang saktan ang babaeng ito hanggang sa kusang iiwan siya nito. Yun ang gusto niya at yun ang kalayaan niya. Why the hell are you wearing my shirt? Kumulo ang dugo ni Carson sa galit nang makita niya si Sabrina nakakalabas lamang ng washroom habang suot ang kanyang sando. Oh, wala akong damit, kaya sinuot ko to. Napatingin si Sabrina sa nanlilisik ng mga mata ni Carson at nakita niya ang galit nito. Galit ba siya dahil suot ko ang sando niya? Tanong niya sa kanyang sarili at pakiramdam niya may tumutusok na matatalim na polnyal sa kanyang dibdib. Napabuntong hininga si Sabrina at napaatras ng ilang hakbang nang tumayo si Carson at humakbang papalapit sa kanya. Hinawakan ni Sabrina na mahigpit ang laylayan ng sando at takot na tumingin sa lalaki. Take off! Utos ni Carson sa kanya gamit ang mahinahon ngunit mapanganib na boses. Kinagat ni Sabrina ang ibabang labi niya at tiningnan si Carson ng inosenteng tingin dahil ayaw niyang tanggalin iyon. Ang sabi ko, hubadin mo ang sando ko.
Di ba sinabi ko sa iyo na wag na wag mong hahawakan ang mga gamit ko? Dahil sa galit na galit niyang boses, ay tumulo ang mga luha ni Sabrina mula sa kanyang napakarilag na mga mata. Ngunit walang naramdaman si Carson. Pinagmamasdan lamang siya nito na may disgusto at nakakainis na mukha. Oh, hindi ka nakikinig sa akin? Sige, I will do it for you. With that, ngumisi ng nakakatakot si Carson at pinunit niya ang suot na sando ni Sabrina. Dahilan para mawala ng saplot ang babae. Please, don't! I'll listen to you! Umiiyak na sabi ni Sabrina. Habang tinatakpan ang hubad na katawan ng kanyang mga kamay. Ang pag-iyak niya ay hindi nakatulong sa kanya o hindi nito napigilan si Carson sa mga kilos niya. Matapos nang galin ang kanyang damit ay hinawakan ni Carson ang kanyang baba at pinatingin ito sa kanya. Nakita ni Carson ang sakit sa maganda nitong asul na mga mata. Kumirot ang puso niya ngunit binaliwala niya ang pakiramdam na iyon at kinaladkad niya si Sabrina. Tinulak sa kama at pumaibabaw sa kanya dahil nawala siya sa katinoan na makita ang hubad nitong katawan na may magandang kurba at magandang hugis. Carson, please, stop! Umiiyak na sabi ni Sabrina at nilagay ang dalawang kamay sa dibdib ni Carson para itulak siya palayo pero hindi man lamang niya ito maigalaw. Ilayo mo yung mararuming kamay mo. Huwag mo akong hawakan. Madumi? Ganito ba ang pakikitungo niya sa akin? Asawa ko siya, hindi ba? Napuno ng hindi mabilang ng mga katanungan ang isip ni Sabrina at dahan-dahan niyang inalis ang mga kamay sa dibdib nito. As a wife, dapat mong paligayahin ang iyong asawa. With that, Carson presses lip ruthlessly on hers. Hinalikan niya si Sabrina at naglakpay ang kanyang mga kamay sa kabuuan ng babae. Hindi akalain ni Sabrina na magiging ganito kasakit ang kanyang mga unang halik. Walang tigil sa paglabas sa mga luha niya dahil sa sakit na binibigay sa kanya ng lalaking mahal niya. Biglang napatigil si Carson sa ginagawa niya at tumingin sa kanya. Saka nasaksihan ni Sabrina ang pagigting ng kanyang panga dahil sa galit. Ibibigay ko sa iyo ang pinaka-the best honeymoon a woman could never had. Gusto mo akong pakasalan, hindi ba? Kahit ibibigay ko sa iyo ang regalo ko sa iyo ngayon. Kasabay ang malademonyong ngisi. Nilapit pa ni Carson ang kanyang mukha kay Sabrina at sinimulan niya itong halikan ng walang pag-iingat. Carson, I'll do it with you. Don't act like this. Humikbi si Sabrina at dahan-dahan ang pinatong niya ang kanyang mga kamay sa ulo ni Carson at nakangiting hinaplos ang malasutla nitong buhok. Don't touch me! Naririnig mo ba ako? Mabilis tinanggal ni Sabrina ang kamay niya habang galit na nakatingin sa kanya si Carson at sumigaw. Ayaw mo bang tumabi sa akin? Hindi ba't pumayag ka na pakasalan ako at sirain ang bawat pangarap ko dahil lamang sa gusto mong masipingan kita? Ang pangungutya ni Carson ay nagpatahimik kay Sabrina at naalala niya kung bakit siya pumayag na pakasalan siya. Ang lahat ng ito ay dahil gusto niyang makita itong gumaling sa kanyang personality disorder. Nang hindi namamalayan ni Carson ang kanyang ginagawa, naglabasan ang hindi mapigilang luha sa mga mata ni Sabrina. Nangako siya sa kanyang sarili na kahit anong mangyari, hindi niya ito iiwan hanggat hindi ito gumagaling. Sa matinding sakit sa pagitan ng kanyang mga binti, napadilat ang kanyang mga mata at napatingin sa lalaking nasa ibabaw niya. Pinagmasdan lamang nito ang mga luha niya at walang pusong umiti. Then with a hard and deep thrust, he started to move while giving her the most painful thing in her dream day. Araw ng kasal niya at pinakasalan niya ang lalaking minahal niya ng mahigit 10 taon. Feeling great, ha? Huh? Puro ng sarkasam ang boses ito at ginitian siya ng masama at lalo niyang binilisan ang paggalaw. Dinadala ni Sabrina ang sakit at gusto niyang may mahawakan na magsisilbing lakas niya. Ngunit hindi siya pinalad na mahawakan ang asawa. Kaya ang tanging nagawa niya ay yakapin ng mahigpit ang kubrikama ng buong lakas. Ginamit ni Carson ang buong lakas niya para saktan si Sabrina, para iwan siya nito. Nang sa ganun, makuha niya ang kalayaan na hinahangad niya. Please, it hurts! Pinagmasdan niya ang pagluha ni Sabrina at sumikip ang puso niya. Ngunit hindi niya ito pinansin at pinunasan ang pawis sa noo habang pinagpapatuloy ang ginagawa niya. Napatingin siya sa bedsheet at nakita niya ang napakalaking red patch na nakalagay dito at nakaramdam siya ng pagmamalaki
dahil siya ang unang lalaki na nakauna sa pinakamagandang babae sa syudad nila. Pero sa kabilang banda, sumakit ang puso niya dahil sa kanyang mga actions. Matapos ang isang mahaba at masakit na gabi, iminulat ni Sabrina ang kanyang mga mata nang sinalubong siya ng sikat ng araw. Walang tao sa paligid at wala kahit saan si Carson. Gusto niyang maniwala na bangungot lamang kagabi, pero hindi niya yun sinasabi ng kanyang masasakit na katawan at sa tagpong dugo sa kama. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama at kinaladkad ang sarili sa banyo. Tinignan niya ang sarili sa salamin at nakita niya mga marka ng kagat at mapupulang latay sanhi na mahigpit na halik ng lalaki sa kanya. I was willing to give him my virginity and my everything. Pero bakit? Bakit ganito na lamang ang pakikitungo niya sa akin? Nagsalita siya sa napakababang boses at gumiti sa babae sa loob ng salamin. Alam niyang siya iyon, ngunit ayaw niyang maniwala sa katotohanan at sisihin si Carson sa pangahalay sa kanya noong gabi ng kanilang kasal. Dahan-dahang naligo si Sabrina at lumabas ng washroom habang pinipilit ang sariling kalimutan ng lahat ng sakit na dulot ni Carson sa kanya kahapon. Pinaliguan lang niya ang masakit na alaala ng kahapon. Paglabas pa lamang niya ng washroom, nakita niya si Carson na suot na ang suit niya para pumunta sa opisina. Carson, kumain ka na ba? Ipaghahanda na kita ng almusal. Napangiti at masaya si Sabrina nang makita siya. Nababalot ng pagmamahal ang puso niya sa lalaking walang emosyong nakatingin sa kanya. Drink it now! Ayoko maibang nilalang na lumapit at guluhin ako bago ako umalis. With that, binato ni Carson ang isang kahon sa mukha ni Sabrina at umiwas ng tingin. Yumuko si Sabrina at kinuha ang kahon na nasa sahig niya. Malakas na nanginig ang kanyang puso nang mabasa niya ang nakasulat sa kahon. Contraceptive pills. Nangingilid ang duha sa mga mata niya habang nakatingin sa walang pusong lalaking nasa harapan niya. Hinawakan niya na mahigpit ang kahon at dahan-dahang lumapit sa kanya. Carson, bakit? Ayaw mo ba na magkaanak tayo? Wika niya habang tinatago niya ang sakit na nararamdaman niya sa loob ng kanyang puso. Siya ay isang babae at lahat ng babae ay gustong magkaanak. Ang mga babae nilikha ng Diyos para doon. Ngunit paano niya matitiis ang sakit kung ang sarili niyang asawa mismo ang may kagustuhan na uminom siya ng contraceptive pill? Ha! Sino ba nagsabing gusto ko magkaanak at sa babae pang katulad mo? You don't deserve to be my children's mother. And of course, the fact is that I don't want children. Pupunta ako sa army at huwag kang gumawa ng mga bagay na makakapagpatigil sa mga gusto kong gawin. Ang masasakit na salita ni Carson, tila isang punyal na walang awang diretsyong tumatama sa puso ni Sabrina. Inumin mo. I want to see you swallow the pill. Pinagmas na ni Sabrina ang walang puso, ngunit kaakit-akit ng mga mata ni Carson. Hinihintay nitong maisubo niya ang tableta. Nagpakawala si Sabrina ng malalim na buntong hininga at tinanguan ng kanyang asawa. Ano ang gagawin ni Sabrina ngayong pinapamukha sa kanya ng asawang si Carson na wala siyang pagmamahal sa kanya? Hayaan kaya ni Sabrina na gawin ang lahat ng kagustuhan ni Carson, maging ang pigilan ng posibleng pagdadalang tao niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.